Hello guys, what's up, what's up? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop, ayan, para sa panibagong bike check video. Ayan, so magba-bike check tayo guys dito ng Colt Odyssey. Yata kung hindi ako nagkakamali. Ayan, Colt Odyssey 27.5 upgraded version to guys. So may mga napalitang parts dito na mas maganda kesa dun sa dati nating na-bike check na Colt Odyssey. Ayan, so wala na tayong intro, diretso na kagad tayo dito. Ang ganda nito guys. So guys, ayun ang ating ibabike check, ang bagong upgraded, bago, updated, upgraded, ayan, kung ano man yung pwede nating tawag dyan na Colt Odyssey 27.5, siguro / 2022 model na to, ayan, kasi may mga nabagong parts dito compared dun sa dati nating na bike check na Colt Odyssey, ayan, pero bago yon, ibike check muna natin ang kanyang frame, so tingnan muna natin yung frame niya, ang ganda ng frame niya guys, sinukot ko tong head tube niya. Medyo may kahabaan siya na konti, 130 centimeter. Ito ang haba na ito. At smooth welding siya guys. Meron siya dito medyo nakalubog to. Ayan, kung makikita nyo dito. Dito, ayan. Pero napaka-smooth niyan guys, promise. Ayan, oh, napaka-smooth ng pagkaka-welding niyan. At dito sa head tube niya guys, tapered. Ayan. Tapos meron ditong logo ng Colt. So parang lalaking Prima Preca dito. Itong logo na to, ayan, oh, tapered. Kung hindi ko nagkakamali diyan, at internal cabling tayo guys, isa, dalawa. Tapos bakante itong nasa kabilang round tube. Bakante 'yan kasi para 'yan sa FD. So kung mapapansin nyo, naka 1x lang tayo, kaya bakante yun. Pero pwede kayong gumamit ng FD kasi meron siyang stopper dito. Ayan. So ang bibilin nyo o ilalagay nyo na FD ay yung clamp type dito. Ayan. At syempre, yung down tube nya guys, pa square ang shape nyan. Ayan. So flat. Pag kinapa mo tong Colt, manipis lang guys. So pintura siya. Makakapamo talaga siya na parang ginamitan siya ng pag nagpipintura ka, yung pattern, ayan, ayun o, may makakapaka manipis. At ang kulay niya guys, parang two-tone, blue dito sa may bandang left, tapos light blue sa may bandang right, matte blue, ayan, matte blue, hindi yan science, hindi yan English, matte na matte yan. At dito sa ilalim, sa may BB, buti pa yung bike may BB. Ayan, maraming uod ng pagkaka-welding dito. Ayan. At syempre, ang ating seat tube ay pabilog, tubong-tubo yan. Ang size ng ating frame ay medium, alloy 6061 itong ating frame. Syempre, smooth welding pa rin dito. Ayan, ang ganda. At pag tinignan natin sa taas, malapad to, then pakitid ng konti rito. Konti lang pinagkaiba ng yung kapal nito sa ibabaw saka dito sa may bandang seat tube. Tapos yung yung graphics nito guys, hindi ko alam kung rapper ba to, parang may sunglass tapos laki ng rito. Ayan, para siyang rapper eh. At syempre dito sa ating seat stay. Ayan, seat stay. Meron siyang bridge, lalagyan ng tapalodo at meron siyang tornilyon dito. Kung gusto mo maglagay ng bike rack, ayan, may kasama pang tornilyo. Oh, 'di ba? At pabilog 'to, pabilog guys. Yung bakal na 'to. At yung dropout niya guys, kitang-kita na natin.
napapalitan yan. Sinasama ko na sa bike check yan, guys, kasi may mga nakikita ko na dati na hindi to napapalitan. Ayan. So isa, sinasama ko na siya sa aking pagba-bike check. At dito sa chain stay niya, chain stay niya, padiretso lang siya, guys. Padiretso lang. Pati dito sa seat stay niya, padiretso. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito, guys, oh, flat. Pa-flat yung chain stay niya na merong Creative Odyssey 27.5. Pag kinapa mo to, guys, ganun pa rin. Para siyang sticker. At nakikita nyo to, guys, oh, meron siyang plastic protective film yata to. Para siguro sa chain slap. Ayan. So, kahit pa paano, meron siyang so parang sabihin na natin built-in na protector dito. Pero pwede po pa rin lagyan ng ano yan, yung plastic na nabibili sa chain protector dito. Pero for the meantime, okay pa to. Ayan, di ba? At dito dumaan yung kable ng RD. Tapos dito yan lumabas. Siyempre, kung may pinasok ka sa taas, yan. Kung may pinasok ka rito, may lalabas dito. So, isa lang lumabas dyan. Yung isa, nandito sa may top tube. Ito yung preno sa likod. Ayun, dumaan dito. Ayun yung preno. Oh, di ba? At dito tayo ngayon sa suspension fork. Uy, ang ganda ng suspension fork, guys. Alloy ang crown. Ayan, no, alloy, oh. Ayaw dumikit, oh. At ang ating arc, bakal, Lodi. Ayan. Ang lower natin, bakal din, Lodi, oh. Na may sticker na cult. Eh, sticker lang to. Pwede niyong tanggalin. Tapos sa likod may nakita akong warning. So, basahin na muna yan bago kayo mag-rides-rides dyan, oh. At ang stanchion natin kulay black, 100 millimeter mula dito hanggang dito. Siyempre, meron niyang manual lockout. 10 preload sa kabila. Ayan, oh. Ang ganda. At siyempre, ang ating hubs ay, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa sa na bago na parts na kasama ng occult. Novatec ang ating hubs. Ayan, Novatec ang haba ng serial number, guys. D471SBT haba. So, Novatec alloy. Palagay ko silvering alloy, silvering alloy, silvering Lodi ang ating hubs. Ayan, guys, so kitang-kita naman, eh. Quick release. At bilangin natin ng tasbo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating Novatec alloy silvering quick release hubs. O, diba? Palagay ko stainless to, guys. Itong spokes natin. At double wall alloy na rims na may sticker na cult. Eto, may sticker dito. Ayan. Medyo ano. Yung ano niya, yung rims niya, wala siyang corner. So, paano to? Pa semicircle siya. Ayan. At ang gulong natin ay Kenda. Ang laki. So, basang-basa ko na yan. At ito kagad ang una ko napansin, guys, dito sa bike na to. Ang lapad ng gulong at ang lalaki ng mga tusok-tusok niya, spike-spike. So, pwedeng-pwede mo itong ipang-trail. Pwedeng-pwede mo itong ipatalon-talon. Ayan, oh. Ayan. Ako, nagtalon-talon ako sa Komodo nung linggo, eh. Ayan, na-share ko lang. At syempre, sa kabila, ganun pa rin, Novatec ang ating hubs. Alloy Lodi. Quick release Lodi. Bilangin natin dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes pa rin ang ating Novatec alloy quick release na hubs. Ayan. Pakicorrect ako, guys, kung mali ako palagay. Pero palagay ko stainless to. Tapos double wall alloy na rims na may sticker na cult. Again, guys, pa semicircle yung rims niya. Ayan. At syempre Kenda na gulong. Ayan. Munti ko nang makakalimutan yung size niya, guys. 27.5 by 2.20. Ayan, malapad to, guys. Yung gulong ko 2.125 lang, eh. Ayan, pero sarap nito yung pang trail. Di ba? At ito isa din. Bukod sa hubs, ito rin ang napalitan or na-upgrade dito sa Colt Odyssey 27.5/2022 pala. Ayan, bigla ganun, eh, no? Model 2022. Pakinggan natin. Ayan, tunog mayaman na to, guys. Ano, ang ganda ng click, ang tik-tik nyo. Pinong-pino. Ayan. At ang cogs natin, hindi ko masilip, guys, yung tatak. Nakatago. Pero sisilipin natin yan. Mahusay tayong manilip, eh. Ata. Ayan, ata ang ating cogs. 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 speed. 11 to 48 yata kung hindi ko nagkakamali, guys.
42. Ayan, mali ang hula natin. 1142, 10 speed ata ang tatak. Ayan. At ito ang isa sa maganda rito, upgraded Diore, ang ating RD. Panalong panalo to, guys. Thumbs up tayo rito. Shimano Diore. Ito yung Diore, guys, na walang clutch. Ayan, yung walang clutch. Ano to? Standard ang size ng ating tension pulley. Standard size din yata. Hindi, oversize. Standard to, guys. Tapos, oversize itong pulley natin. Ayan. Mapapasana all ka dito sa RD na to. Shimano Diore. Ayan. Ang kadena natin, guys. So, malangis-langis pa. Makatas-katas pa. Ito ay hindi ko makita to. HGO ba to? HBO. Tech PWR ang ating kadena. At ang ating crankset, guys. Wow, ang ganda. Ang sarap pakinggan talaga, guys, nung kags, anong hubs, oh. Oh, click, 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 click. Ah, ganun, no? Parang osan lang, ha? Ang crankset natin, guys, alloy ang crank arm na may tatak na cult. 170mm yan. Square tapered. Tapos, BB niyan, guys. Ayan, square tapered. Ang pagkakaalam ko, ang BB nito ay sealed bearing. Ayan, so apat ang ating chain bolt ba kung tawag dyan. Tapos, magnetin natin. Bakal Lodi ang kanyang chain ring. Ayan, 30-40 to kung hindi ako nagkakamali. Narrow wide. Ayan, ang ganda, promise. At ang ating seat clamp. Ang seat clamp natin, guys, ay alloy din. Ayan, may mata dito. Ayan, ang ganda. 27.2 ang ating seat post na may tatak na cult. 350mm ang haba. Ayan, ang ganda, guys, nung ano, nung clamp niya, oh. Dalawahan dito. Ayan, ganda. At ang pedal natin, Tick Plus. Tama ko, Tick Plus nga. Tick Plus. Malapad ang ating pedal. Ball bearing. Ayan. So magiging smooth yan, guys, pag ginamit na. Ayan, ganyan naman din yung gamit ko, eh. Pinang lundan-lundag ko. At ang upuan natin ay Colt. Haba nito, guys, oh. Tulis. Ayan. Hindi matama lang yung kapal ng foam niya, guys. Tapos may mababaw na kanal. So dadaloy ang ihi mo dyan. Wala siyang hiwa dito. So taas mo na lang yung puwet mo pag makautot ka. Walang hiwa, eh. walang singawan. At yung pisingin ng upuan natin, medyo makitid lang siya. Yeah, medyo makitid lang. Di ba? Pero masarap siyang upuan, guys, kasi yung foam niya hindi manipis, hindi rin makapal. Yan, magiging komportable ka dito sa upuan na to. At itong handlebar niya, guys, isa rin sa maganda. Nakita ko. Naka-back sweep siya, guys, kung nakikita nyo siya, oh. Back sweep. Palagay ko more than 7 degree ang back sweep nito. Yan, ganda. Tapos, low rise. Yan, kung makikita nyo. So, talagang promise. 690mm ang haba ng ating handlebar. Bakal. Yan, bakal. Na mayroon tatak na cult. Ang stem natin, guys, naka 90mm. Yan. 80mm. Ang haba, alloy na may cult. Naka positive negative yan. Ayan, oh. So pwede mo na lang baliktarin kung gusto mag negative. Yung headset niya alloy na may logo ng cult. Ah, ang ganda ng dust cap niya, guys. Ito gusto kong dust cap flat. Ayan, kasi pag flat, may bababa mo ng todo yung stem mo. Tapos ang spacer niya, guys, dalawa na 10mm. Ayan, ang ganda, oh. At syempre ito, oh. Hydraulic brakes Spectro ang ating caliper lever. Oh, 'di ba? Lever naka Spectro tayo. At ang shifter natin ay Diore, Shimano Diore 10 speed. Ang ganda nito. At ang handle grip natin, goma medyo matigas ng konti. Ayan, medyo matigas siya ng konti. At bar and cup natin rubber. Ayan, rubber. Yung sa kabila, Spectro lever, wala kang makikita shifter kasi naka 1x. At syempre ito, guys, so ito nagpapamahal dyan, de joke lang, yung reflector rise. Ayan, punta tayo ngayon dito sa kanyang caliper at rotor. Ang caliper niya ay Spectro IS mount. Ayan, ganda, promise. Naka IS mount Spectro. Para siyang ano, Shimano MT200. Kahawig siya, guys, kahawig. At 160mm na rotor. Yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga
built bikes dyan sa market. Ayan, at syempre din tayo sa kabilang rotor at caliper. Naka-AS mount pa rin dito. Ayan, Tektro 160mm. Ayan, ganda, promise, oh. At ito yung kabila ng crank arm, 170mm na crank arm. Alloy. Ayan, square tapered. Ayan, BB. Buti pa yung bike may BB. Ayan, oh. Palagay ko wala na ako nakalimutan, guys. Silyapan muna natin ulit ito. Promise. Colt Odyssey 27.5 2022 model. Ayan, oh. So yan, guys, ang ating bike check ng Colt Odyssey 27.5. Yan, nagkakalaga to, guys, ng 15,000 pesos. Ayan, kung i-compare natin to, guys, sa dating Odyssey na 27.5 na around 14,000 to 14,500, napakalaki ng diferensya, guys. Ito, naka Diore, naka Tektro, naka Novatec na hubs. Kung doon ko lang kakamali, guys, yung dating Odyssey, naka micro shift lang yung kanyang shifter. Tapos yung hydraulic brakes, hindi ko masyadong matandaan na yan. Pero sigurado ko, mas maganda yung bagong parts ng Odyssey ngayon. At napakakonte ng diferensya niya yung price compared dun sa dati. Yan, guys, panalong panalo ang 15,000 dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, ilalagay ko sa description yung kanilang contact number, Facebook link, at pati na rin yung Google Maps sa mga gusto mag-avail ng bike na ito. Ayan, at huwag kalimutan, guys, pindutin ang like, mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito sa ating bagong bike check, bagong model, at bago siguro tong na version, siguro 2022 version ng Colt Odyssey. Ayan, no? At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 5,000 na tayo. Ayan, hanggang dito na lang, guys. Maraming thank you. Bye-bye.